nagpaalam ako dun sa aking naging kumarat ng pare na ako ay pupunta naman ngayon ng Cubao dun sa aking classmate nung high school at best friend ngayon. Best friend, businesswoman, Miss Malou, Mendoza. So yun po ay taga San Juan time. Eh ako naman narinig na din lang sa Maynila. Eh ako ay sabi ko kung pwede makataan doon sa kanya, eh okay lang daw. At nang ako ay kanila namang maipasyal. Kaso ang problema ay pinasasakay ako ng MRT. Hindi pa naman ako marunong sumakay daw. Baka ako ay magkandaligaw-ligaw din eh. Ay igagayit na nga lang daw nila ako, kaya try kong punta ha. So pagbaba ko ngayon dito, magtatanong na lang ako sa baba saan ba yung station ng MRT at saka kung paano ako makakasakay papunta ng Cubao station. So ayan nga, first time nasasakay ng mamay. Wala, yung pagkakataon na din naman, right, minsan lang makaparin eh. Kaya tara na. Kapit ako ng ubo ngayon, tatanong ako na. Sasakyan ko pa uwi. Hindi ko kasi alam. Kaya magtatanong. Dahil magtatanong lang po. Dahil paano ako makakasakay ng ano, papunta ng Cubao? Pag-crossing ka na lang po muna, sir. Saan po ako sasakay? Sasakay po ako. Crossing na lang po muna kayo. Baka kayo ng crossing babaw. Tapos kaya kayo ng patungkot ng Cubao. Thank you, sir. Thank you. Dito na po. Thank you. Ay po, may pilaan po yan. Ah, yeah. Thank you. Thank you. Kaya ko nandiyan. Kuya, doon daw ako sa crossing, sabi ng mga enforcer. Yung sakay ang papunta ng Cubao, pakibaba niya lang po ako doon. Sinakay ako po ay si Kuya, si tatay. So, sasakay niya na ako papunta na, ay bababa niya ako doon sa ano, sakay ang papunta ng Cubao. So, sa Pasig po ito, hindi ko alam kung ito na sakay. Kaya nagtanong tayo sa enforcer, tapos tinuro dito sa jeep sumakay. Ayan guys, mamaya i-upload ko kayo sa aking bagong video na kung nakasakay na ako ng bus papunta ng Cubao. So, thank you kay tatay. Napakabait naman natin. Relax lang. So dito po ako sa... na ako sa MRT, ang tanong. Sumakay daw ako, sabi ng bata, sumakay ka kuya ng MRT, papuntang Cubao. Hindi pa kaya ako marunong sumakay, Dinay. Kaya yan, nakakit din ako. Paano ba ako sasakay, Dinay? Star Mall, it's a show. Yan, yeah, dito na ako maliligaw. Dito na yan.
dito. So, trip itong palace. Palace na yung nag-trip. So, that's Malou. Ito nga yung best friend nung high school. Kaya, kaya naman. Ako masarap dito. Kasi ako kumain dito sa mga. Layo-layo din. Ito pa lang yung nag-order pa lang yung aming mataw. Ito po yung aking pangasman. Nakakain muna ako ng marami ito kasi gutom na ako pag ibigato punta dito sa mga. Tsaka na-experience ko yung sumakay na nga lang yung Marte. Iyak doon ako sinalim ng bakal dadaanan. Yan, bilhin muna kami ng pandesal. Magkakape. At mamaya ay uuwi na. Huwag na. Ayoko. Ano lang, kape. Okay na yan. Pag sa umaga kasi ano eh. Pagkakaan eh. Pag nakapagkape, okay. Ayaw kape mo? Ay, doon na lang sa kape. Ah, meron silang ano din dito, may karinderya sila. Yung mga... Tapos siya nagluluto. Yung mga nakade. Yung kami dapat sa Malaki na yan. Oh, maganda pag yan ah. Masarap ang balik, baso lang. Mas malaki ang espasyo doon. Oo nga. Tsaka parang magandang gumalaw doon kasi yung bago lumabas ng gate, maluwang. Kami muna po ay magkakape. Mainly si Madam ng kape. At pandesal. Ito? Ito nga pala yung nababasa ko dati nun sa ano niya. Aba. Kakape, pandesal. Good morning. MP? Ay, MP?
na tayo uwi. Yan, kumain na naman ako ng libre. Ayaw naman pabayadan eh. Hindi ba bayadan? Masilo ba kaya nga sa yung mag-asawa? Ang aking kaklase. Dati ano, magkaaway kami nito nung kami high school, hindi rin ako nagpapatulad sa mat. Kali nga ako, bata mo nga. Magkaaway na best friend. Hindi na. So, mamaya uuwi na ako nung San Juan. Atid niya ako sa sakayan. Baka mawala na naman ako doon sa pagsakay ng taxi. Ganun talaga sa Manila, oh, busy life. Maaga pa, nag-ano na yung mga tao. Hindi ka gaya doon sa atin sa Bukid. Alas 8 na, tulugan pa. Eh dito maaga. Uuwi na ako. Ayan, nihati na nila ako sa sakayan. Nakapag bang hindi mawala. Baka mawala, baka makasunod. Hindi, hindi ka gaya doon sa ano eh. May tapatan. Hindi din yung tapatan. Wala dyan, madala. Saan? Doon sa taas na yan, doon sa taas. Bilis na yan. Hindi, karugtong siguro din yan nung kalisada doon. Parang ito, K-5 ito, pandima. K-1st yun sa amin. Kasi yung street niya, K-1st, K-2nd, K-3rd. Hmm, nakita ko nga doon sa... Oh, yung sa amin yung kauna-unahan mula doon. Kasi yung binabaan yung Mercury, yun ay Kamuning Road. Ayun, meron na dumadaan ah. Oo, oh, meron nga, makakasakay na ako. So, uwi na po ako, guys. Back to San Juan. Ayun, ay taga San Juan din. Kaso dito na sila ngayon sa Kamuning. Are, are. Dito ang kanyang business. Taga-San Juan to. Dito ang kanilang business. Taga-Sitio Inikbulan. Yung palengke na yun, ang mga ano doon, request doon ang tatay. Puro magkakapatid doon. Puro mga lahat yun ando doon. Mendoza. Mendoza. Ako lang ang hindi nag-gusto na tayo umag-gusto. Puno daw ng mga anak. Talaga. Maligal. Puno daw. Puno daw ng mga biyahe. Wala pong mga sasakyan niyan. Kasi ano pong. So magtataksi ako. Kaya minsan eh pagka ano, nakakita nila baby roin. Pag hindi, uy, magdala ka dyan ng ano, talbos ng bayabas. Bakit naman? Sabi ko naman, ito palibasa doon sa amin. Ito na puro tricycle lang ang sinasakyan namin palagi. So walang taxi. So dito na ako. Sige, okay lang. Kahit ako na lang ang sumakay kasi baka magagawin pa kayo eh. Meron na ako, parahin nyo kahit pag ano. Pangit naman ang ano na yun. Parang parang soundtrack ng horror ang ano. Masakay na pa ako na nakipawi. Hindi naman naligaw ang mamay. Run, Alps. Sinisip ko na lang yung aking motor kung iniwanan sa ano, sa terminal ng van. At baka nalilipol na. Pero binilang, biniling ko naman sa akin pinsan. Mamay, hindi mo wala. So, pasok na ako sa van. Dito pa naman yung conductor at mga ayan guys, back to hometown ng mamay. Uy, sasakay na dinit ng malamig-lamig. Manonood muna rin ako ng yun. Oh,
kita. Kaya ako, ang maganda yung movie na palabas. Ganito paganda yung pag sumakay ka ng anak. Alps, dire-diretso lang. Punta ng San Juan, di ka gahit dati na wala pa. Dadaan ng Lipa or ng Laguna at Candelaria. Ngayon hindi, may biyahe na ng Alps na dire-diretso. So, stay put muna ang mama at makanood ng movie. Relax. Salamat muli dun sa aking naging kumare at kumpare sa Pasig. Tapos, siyempre sa bahay na akong dinulugan kay classmate Malou Mendoza na napaka-successful niya sa buhay. Ganda ng kanyang babon sa sakayan. At yung nakita niyong mga kainan, so siya ang taya. Pumastos na naman siya ng anak. Malaki siya pagkain ng mamay at kanyang mga family. So thank you. Thank you guys. Thanks for watching. See you on my next video. So support lang po kayo sa YouTube channel.